aming binabanggit sa mga taong may koneksyon sa ating minamahal na Pangulo. Lalo na po nung makasama ko si Mayor Sara Inday Duterte sa isang pagpupulong, ay sinabi ko po ang katagang, pakiparating po sa minamahal nating Pangulo ang taus-puso naming pasasalamat sa kanya. At sa pagkakataong ito, masaya po kami dahil personal naming masasabi na maraming maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa lahat ng tulong na ipinarating ninyo at ipararating pa sa aming bayan at sa buong mamamayan ng mataas na kahoy. Kami po ay buhay na saksi sa lahat ng tulong na inyong ibinahagi para sa aming lahat. Kayo po isang pinuno na hindi nagbabanggit ng inyong ginawa para sa pamayanan at bayan. At ang lahat ng proyekto ay inyong ginawa para ibangon at pangalagaan ng minamahal nating bansang Pilipinas. Among the top priority projects of the municipality to make our community resilient to any disaster and to protect the general welfare of the people of Mataas na Kahoy is our evacuation center. During the Taal volcano eruption, the people of Mataas na Kahoy were scattered and clearly has no specific place to go. Special thanks to the Department of Human Settlement and Urban Development through Secretary Eduardo Del Rosario, to the whole DZUD family, and of course, to the Honorable President for the realization of this project. We would also like to thank Senator Bongo for all the assistance given to us. Through the President's kindness, generous, and golden heart, we would like to take this opportunity to request for our development projects, such as Mataas na Kahoy Hospital, to cater to the poorest of the poor constituents and to have the right on equal health, specifically in this pandemic, and the University of Mataas na Kahoy, that will cater the needs of our people and give them the opportunity to pursue their college education. Today's occasion would have been incomplete without the presence of our beloved President. And for that, we welcome you all to the Mataas na Kahoy Bayang Pinagpala. Go for one direction, one goal, one Mataas na Kahoy. Daghang salamat po. Thank you, Mayor Janet Ilagan. At this juncture, may we call on the Secretary of Human Settlements and Urban Development, Eduardo Del Rosario, for his message, project briefing with audiovisual presentation, and to introduce our guest of honor. Mr. President, ladies and gentlemen, good afternoon. In response to the Taal volcano's eruption on January 20, 2020, the Department of Human Settlements and Urban Development implemented the construction of three evacuation centers to three municipalities, namely Santa Teresita, Mataas na Kahoy, and Alitagtag, which are strategically located beyond the 14-kilometer danger zone. The construction started in July of 2021 and was completed just last week. It was funded through the Socialized Balanced Housing Compliance Program funds in order to address the needed gaps for housing, settlements, and community development. Constructed at a cost of $40 million, this evacuation center can accommodate 150 families or 600 individuals. The technical specification of this evacuation center was based on the design of the National Housing Authority and was duly approved by the President himself when I had it presented to the Cabinet way back in 2018. It has a floor area of 1,451 square meters with the following facilities. It has a stage, mess hall, kitchen,
delivery room, 3 storage rooms, health clinic, consultation room, breastfeeding or nursery room, prayer room, reception area, administration room, records room, conference room, kids playing room, basketball court, and 2 conjugal rooms. Moreover, Mr. President, this evacuation center has a total of 40 toilets, 22 shower rooms, and 9 urinals, which are proportionately divided and segregated for men and women. Further, the facility can also be used as a multi-purpose building. The evacuation center of Mataas na Kahoy is located here at Barangay 2, within the population area of the municipality and led by its very active Mayor Janet Ilagan. The evacuation center of the municipality of Santa Teresita is located in Barangay Kalayaan and led by Mayor Norberto Seguinyal Jr. May I request the Mayor to please stand? The evacuation center of Alitagtag is located in Barangay San Juan, where a resettlement area is also located and led by Mayor Edilberto Pongos. The construction of these evacuation centers were made possible through the collaboration among the national government, local government, and the private sector. We hope to put up another evacuation center in Nasugbu, Batangas, in order to create an evacuation center belt to enhance our readiness in times of calamities or Taal volcano eruption. Finally, we dedicate the evacuation centers to all those who may be affected by the Taal eruption, as well as to all government workers and volunteers who, in the face of danger and uncertainty, tirelessly put in all efforts para makaligtas sa kalamidad at makabangon ang Batangas. Aside from these evacuation centers, Mr. President, we are now implementing the land development for resettlement in 5 municipalities of those families affected by the Taal eruption in 2020. And likewise, Mr. President, I was reminded earlier by Governor Mandanas to inform you of his deepest gratitude for the provision of 585 housing units that were awarded by the National Housing Authority to Taal Island residents who were displaced in 2020. Kaya po, nagpapasalamat ang ating gobernador sa inyo, Mr. President. Ngayon naman po, humihingi ako ng pahintulot upang ipakita through a short audiovisual presentation of our housing accomplishments nationwide. ABB, please. At matibay na masisilungan, tahanan na bunga ng pagmamahal sa maunlad at matatag na pamayanan. Aming tungkulin na pamahalaan ang pagtatag ng disenteng pananahanan. Aming tungkulin
after 2 years and 3 months since our department was created and became operational in January of 2020, ito na po ngayon ang Department of Human Settlements and Urban Development na palagi naming sinasabi na ito ay regalo ng ating mahal na Pangulo sa 81% of Filipino families who wish to have a dream house of their own and living in resilient and sustainable communities. Mr. President, housing is multidimensional. It has social, economic, as well as political dimensions. And your department fully supports your vision of achieving all this for the betterment of the Filipino people. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. And now, to my more present task of introducing our guest of honor and speaker, mga binibini at mga ginoo, ang ating mahal na Pangulo, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Salamat po. Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario. Masigwi ko lang. Si Secretary Del Rosario ay dating military man, general. Earlier in his career, na-assign siya sa Davao. Then eventually, as the task force Davao. Siya yung magtagalog, siya yung binigyan ko ng responsibility sa all housing projects across the country. Gusto ko lang malaman rin ninyo na marami ito yung mga bahay na pero sa in places where there's enough space, mga bahay na Davao kasi pero ito all over. As a matter of fact, at any given time, itong mga komunista, maawa sana ang Diyos sa kanila, malagyan ng kunting pag-isip na alam mo, if you continue to wage war against government for 53 years, it is plain stupidity. Sabi ko sa kanila, kung mag-surrender kayo, may bahay. Wala namang pinapatay na surrender eh. It's always ini maano ko lang. So, si Secretary Del Rosario has been with me in Davao City, first 75th battalion ba? 73rd. Tapos naging task force kumanda. Siya rin yung kinuha ko. Halos lahat man. There are about 12 former military generals at puro bright. At marami sila. It's about 12 kayo, no? Mga military na sa cabinet. Not because gusto ko magpalakas. Wala naman yan silang trabaho. Except that ang military kasi, pag sinabi mong gawin mo yan, at ganun pagkagawa, at anong itsura, I want you to picture before and after. So, nagawa ni Ed yan sa maraming lugar sa Pilipinas. In Davao, I think we have 1,000 housing
for both the military, makiwalay na lugar at ang mga surrenderies in all over the country. Kung may nakikinig man na komunista dito, pag-isipan ninyong mabuti, because isang bullet na putok, that's about 30-35 pesos. Pag nagka-brrrr, yun ang about 35 pesos na lumalabas sa buka ng baril. Ganun rin ang NPA. Eh kung hindi, sama nila kinuha yung bala nila, di yung mga sundalo ko, inaambos nila. But, ang ano nito, sayang yung pera. But pardon me if I mag-segue ako, kasi sayang yung pera na magipag-ira ako sa kapwa ko Pilipino. Eh kung huminto na lang sana kayo dyan, eh, yung isang putok 35, ilan yan kumagagira araw-araw all throughout the Philippines. So that's a sad factual statement. And I just hope na I tried, but that would be another story. Senator Bunggo, Batangas 3rd District Congresswoman Maria Teresa Maitit Colantes, Batangas Governor Hermilando Dodo Mandanas, Sir. Batangas Vice Mayor Jose Antonio Mark Leveste II. Mataas na Kahoy Municipal Mayor Janet Ilagan. Ma'am, maraming Ilagan sa Davao. There's a large community of Batanggenyo. Mga early settlers yan sila. Puro mga negosyante. As a matter of fact, my father-in-law ni Inday, tatay pala talaga ni nanay ni, parang mother-in-law niya, si anak ni Judge Reyes. Nakalimutan ko nung anong munisipyo noon. May ang anak ko, Batanggenyo. Pero sa awa ng Diyos, ang husband niya, taga-Paway, Ilocano. So, Alitagtag Municipal Mayor Edelberto Pungos, Sir, si nandito ko siya. Yan. Si Justice Ilaw, classmate ko. Kaya siya dumating dyan sa ngayon. Maraming pinagdaanan rin yan. Was my, as a matter of fact, kung makita ka, sabihin mo, kami yung una nagsuntukan. Alam mo yung buang na ilaw na yun. Galit siya sa mga Bisaya. Itatatlong kami ng mga Bisaya. Yung dalawa, mga valediktorian pa nung prilo nila. Ako, 75 lang. Every time sabi niya, isang Batanggenyo rin, sabi niya, nandito na ang mga Bisaya, naglanding na. Hindi ko naman siya kilala. Umiihi siya, nakatalikod. Ito lang, nilubang kami dyan sa yung Justice Ilaw na yan. Pero, ewan ko, mabait na siguro ngayon. Alam mo kung bakit malaman o magbait ang tao? Asawa. Pag matapang ang asawa, wala. Either maghiwalayan o talagang narindahan ng asawa. Pag hindi kaya, hindi niya matiis, aalis yan. Pero kung may mga anak na, mahirap na ang
buhay para sa isang lalaki. Santa Teresita, Municipal Mayor Norberto Siguinal Jr. Sir, magandang hapon po. Santa Teresa Municipal Vice Mayor Maria Oria Siguinal. Hanggang kailan ito, ma'am? Magpalit-palitan lang kayo. You know, ako ayaw ko man. In the sense na, if you do another setup or structure, mabuti man talaga yung iba na naman. Dapat iba na. Pero kung, if we dwell on the present structure crafted in the Constitution, eh wala talagang, walang enabling law na lulusot dyan sa Congress. Baro mag-asawa yan, kundi anak, tapos party list kanya pa. The sad thing ang itong na nakita ko lang na hindi talaga maganda. At mali ito ng, alam mo na kung sino, parang nikuro yung konstitusyon nila eh. Nilang ng party list. Sana para it was an enabling something, law, or in the Constitution itself, na magkaroon yung representation yung mga tao. Kanya-kanya, exactly like for the common tao at sa mga mahirap. But what followed is something which is really, ako, politiko, ang anak ko, tatakbo ng vice mayor, mayor noon. Vice mayor yung anak ko, no, naging maging acting mayor. Yung isa congressman. Alam mo, ang ako ayaw ko kasi anak ako ng mahirap. Lahat ng pumunta ng Mindanao, umalis sa bayan nila. Kasi naghanap ng greener pasture. Kaya ng tatay ko, mahirap man sila doon sa Danao, Cebu City. Danao City, Cebu Province. Hawak na Durano. Durano family, matagal. Ilang? About almost 15 decades. After the war, sila na. So, pinsan namin because yung asawa Duterte. Kami, ang tatay ko, nakita niya to constricted ang Danao, maliit ng lugar yun. Kisa magpatayan, ganun talaga ang nangyari. Magkainitan, sumibat na lang dyan. Dinala kami doon sa Mindanao. So, laking hirap talaga. Ang tatay ko naging politiko, naging governor, isa ang Davao pa noon. Nung namatay, malaki kasi ang Davao noon. Ngayon ay lumabas na yung Davao del Norte, del Sur, Oriental, Occidental, yung province of the Oro, yung gold mining, Davao City. Yan ang pinaghati-hati na nila. Pero wala man akong ano dyan sa ngayong setup kasi it's allowed. Alam mo, iwanan ko lang itong 2 pages lang po. I can finish this in about 1.5 minutes. Then I go home. Nakakahiya naman na naghintay kayo dito. Kwentuhan ko na lang kayo. Kasi paalis na ako. I'm winding up. At lahat yung nalalaman ko na magandang asal para sa maging presidente, sinasabi ko. It's because I want to pass it on to the next generation. Ako wala na, tapos na ako. I am not supporting any candidate. Except of course, my daughter. Ako, bubuto talaga ako sa anak ko. Batanggin niya man yan, ang nanay niyan, si Judge
magkaharap ang bahay namin noon. Saan ba tayo? Mataas na kahoy. Wala akong nakita. Sabi ko si Agustin, saan man yung mataas na kahoy? Puro bagong tanim lang man ito. Choose to be. Ganon yan sa noonang panahon. Ah, saan ka magpunta? Ano yan sa mataas na kahoy? Pero wala na yung mataas. Nalagi-laging na siguro ninyo. Wala na. Fellow workers in government, barangay captain, mga kababayan, iwanan ko muna yung, hindi yung pamulitika. I am not endorsing anybody. Except sabi ko, my personal vote, should go to my, pero may ticket ako, but this is not a forum for, passing lang kasi yan, because we are talking about dynasty. A good day to all. Bearing the lessons we have learned from the eruption in January 2020, I directed to establish evacuation centers in the affected local government units like Lipa City, Tanawan, and municipalities of Malvar, Talisay, and Laurel. After 2 years, we are finally here, marking the completion of this facility that can house 150 families or 600 individuals during calamities. Now that we are experiencing challenges brought by the recent eruptions of the Taal volcano, I am confident that the evacuation center in Mataas na Kahoy will be of great service to our affected kababayans. I commend the people who have worked hard to complete the center with a strong sense of urgency. This would not have been possible without your passion and dedication. Kayong lahat na nagtulong-tulong dito. In the past months, we have opened a lot of establishments and inaugurated structures that will certainly endure the test of time. We have likewise institutionalized long-term solutions for our kababayans, even without finding a need to politicize our mandate as public servants. It is during these times that the Bayanihan spirit burns even brighter in the hearts of Filipinos. It is when we become heroes for one another, demonstrating the highest form of compassion for our people. Let us always keep our momentum towards building a better and more resilient nation for everyone. Now that I'm already at the tail end of my term as president, we see how our shared values and vision towards progress and prosperity bear the fruition. With our strength and solidarity, we can overcome all the forms of trials and problems that test our character. Hindi na ako magpasalamat. Marami pa ako sabihin. Balik tayo sa politika. Itong akin, hindi ito pamulitika. Kung ano lang maiwan ko sa inyo. Yung natutunan ko at dapat ko gustong sabihin sa iyo na wala na ako, prangka-prangka na lang. Hindi natin maano yan. Kasi itong mga barangay captain, ang tao mismo, masabi ako noon, pag-retire ko, pagka-mayor, tapos na ako. Ayaw ko na ako. Pagod na ako. Matanda na rin. Tanda talaga. I even walk with the limp. Kasi sa, for the many times na nagsimple lang ako sa motor. Noon, medyo masakit-sakit lang. Pero ngayong matanda na ako, naglabasa na talaga. Talagang masakit na. Wala na. Hanggang tingin na lang. Tingin sa motor. Pero pwede rin yung nasa isip ninyo. Iyon ang gusto ko. Iyon lang. So,
gusto ko na dumaan ako. I can even see my life in front of me. Kita ko ng lahat. So, wala na akong PDP ka, TNUP. Basta ako, nag-iiwan lang ng kung anong maganda. The Greek Constitution is not really a perfect one. I would not say it is the worst constitution, but we have copied that from America, word for word halos, when we established the Republic in 1947, naging Republic of the Philippines tayo. May constitution tayo noon, pero maganda yun. But we copied most of the American. Ang problema, maraming dinagdag at kasi itong party list. Sad to say, wala akong away sa mga mayaman para sa mga tao na ang problema, hindi nakita, I don't know how bright or how sobra siguro pagka-bright nila na hindi nila tinignan what will follow. So, ang lumabas ko ngayon, ito na. Basta sino na lang, lahat ng mga mayaman, buong Pilipinas, lahat ng mga milyurario may party list. Agawan sila ng party list. Yung ibang walang party list, binibili nila. Tapos sa election, because it is controlled by politician, I am not attributing this to anybody. Lahat, magtingin talaga, from the barangay captain, he looks at the mayor, and the mayor looks at the governor, and the governor doon sa presidente. Yan ang nangyari. So, sa pag-election, sila yung may pera. Sila yung mananalo. So, nakita mo yung party list ngayon, mga asawa, mga anak. Isang member of Congress, meron rin siyang party list. So, nandoon yung asawa niya, probably ng anak niya after this election. Ganun ang nangyari. Naagaw yung what was conceived to be a mechanism to give the Filipino, the lowly Filipino na nandyan sa daan, a voice or voices to be heard in the platform dyan sa halls of Congress. Wala eh. So, ang mga yun, wala yung pobre. Except the communists. Kasi sa ibang lugar, at lahat naman, kontrolado nila yung bukid. Takot ang mga tao sa kanila. Ma'am, pagka mainit na masyado, ilipat na lang ninyo yung upuan dyan sa pag-aabot. Pababa na pababa yung kanina sa tuhod lang yung ilaw ng sun. Ngayon, nasa iliig mo na. Maya-maya mo, lipat na lang kayo, ma'am. Ang sunblock, nakalimutan. Kaya yung mukha mo, nasira. Sa nasunog. Hindi ako nagsasunblock eh. I play golf, but I'm a weekend player. Ano lang. Pero yung kampanya, because real uphill man talaga, number 4 lang ako. To the day that I was elected as president, number 4 lang talaga ako sa rating. So, double time ako. Kaya, halos lahat, nag-house to house ako. Ang hindi ko lang naakyat ang yung volcano. Kasi natakot ako baka magtayang may mag-irap. Wala akong matakbuhan. So, ganun. Kung magdating lang ang panahon, I'm talking about the young ones, the mayor, congressman, palitan ninyo ang constitution. Ang problema, kahit kung may proposal, ang kabila, wala, kaya ganun. Hindi lulusot sa Congress. It becomes a very unpopular ang dynamics ng
Pero sa totoo lang, kailangan natin baguhin ang eh, nasa sa inyo yan. Nag-uusap tayo, Pilipino. Wala akong kinakampiyan. I'm not endorsing anybody. But sabi ko, if perchance there would be an opportunity for this country to have an whether a constituent assembly by Congress or constitutional convention. Itong constitution na ito is madali maging bilyonaryo in public office. Kung ginusto niya. Yan ang totoo. Grabe ang alam mo na ng yung iba naman, talagang straight. Ang problema, yung mga opportunista. Yun ang payo ko sa inyo. Ma'am, nasa maskara na ang ilaw ng tapusin ko na lang, ma'am, kasi nahihiya ako sa inyo. I'd like to thank you for inviting me or at least allowing me in your place para nakita ko yung maiwan ko sa tao. Ito yung isa. Sabi ko nga, bakit dito? Sabi ko, gusto ba ng mga tao ito? Kasi sabi na wala tayo because this is the limit sa 14 kilometers. Oh. Yung pinaka-safe daw ang sa bagay sino man na magpunta dito. Wala pa ngayon kasi putong yung parang utot lang kasi put, wala namang boom. Pero pagdating ng boom niyan, dito yan papunta. But at least, hindi ka maawa sa kapwa mo tao na tent. Kaya nung sa Odet, mga plastic lang na leftover. Kaya pagbalik ko sa ano, sinabi ko sa kanila, yung mga, anong tawag na Ned? Pinabahay ko na ano, pinabili ko para pang tent lang ng tao, yung trapal. Trapal ba rin sa inyo yan? So, doon yung mga plastic. Kaya pagdating ko doon, pagbalik ko, sabi ko rin sa kanila, magbili kayo ng trapal. At least to shelter for the cold and walang bahay, warak eh. Pero ngayon, medyo nabuhay ka agad. Marami na namang pupunta doon. Puro nakabikini. Kaya mga tao punta doon sa Boracay. Manood, hindi ba maligo yan? Naniwala kayo doon. Manood yan ng mga babae kasi marami doon. Magaganda. Buhay na naman. Though, parang ano lang, but somehow they have survived an arm na bumalik na sa negosyo. So yan lang po ang I'm just explaining to you the rationale of these things that I have. Maligaya ako na tapos na para ito sa mga Batanggenyo. Salamat po. Hello. Thank you, Mr. President. This concludes our program. Maraming salamat, mahal na Pangulo, sa inyong pangunguna sa pagsiyasat ng mataas na Kahoy Evacuation Center. Ito po ay magbibigay sa amin ng malaking tulong upang mayroong matutuluyan ng ating kapwa Batanggenyo at Karatig Probinsya sa panahon ng kalamidad at sakuna. Again, ladies and gentlemen, President Rodrigo Roa Duterte.